What if kung ang venom ng gagambang ito ay ang gamot sa COVID virus? Or what if may mga secret codes na naka-embed dito sa kanyang mind patterns mula sa mga aliens? So yan ang ating Cyclocosmia Rikiti, ang ating Chinese hourglass trapdoor spider na si Maya. Rehousing niyo today, pinapakita ko lang siya bago siya itanim ulit sa lupa. Ayan na siya, lakayo, lakayo, ayan na siya, andyan na siya, andyan na siya. Uy, baka patay na nga siya, uy. Malaw ka. Hala. Dito natin ililipat si Maya, ang ating Chinese hourglass trapdoor spider na Cyclocosmia rikiti. Kaso meron tayong apat na sitalahurida dito eh. Yung giant spiny assassin bugs. Check natin kung nandyan pa sila. Ayun, may dalawa doon. Tapos may dalawa din doon. Yan ang tsura ng mga spiny assassin bugs na sitalahurida sa mga hindi pa nakakakita. Ayan sila. Sa ilalim may mga pinagkainan ng dubyan, hindi ko pa nalilinisan. Nalanguling ko na siguro, ayan, yung mga pinagkainan nila, sinipsip nila yung laman. Sinisipsip yung laman gamit yung kanilang yung matulis na nguso nila. Basta yun, nakalimutan ko yung pangalan dyan. So ito na magiging enclosure ni Maya, no? Yan, napagandang enclosure. Tapos itong background, aalisin ko na. Gawin muna natin yung enclosure ng ating apat na sitalahurida. Ito yun, lagay natin ng sphagnum moss sa pinaka bottom layer. Marami tayong sphagnum moss, kaya okay lang nadamihan yan. Tapos lagyan natin ng pebbles para hindi basta-basta, para hindi maging stagnant. Yan, para mahangin sa loob. Sphagnum moss muna para hindi maghalo yung kokopit sa ating pebbles. Lahan natin magtila ng kokopit para kay Maya. Tapos konting sphagnum moss ulit. Kunti na lang. Hindi naman nagbabaro itong ating mga sitalahurida eh. Arboreal sila. So, lagi lang silang nasa taas. Yan o, lagi naka. Tambay sa taas. Kunin lang natin itong cork bark na ito. Oops, may isa dito. Muntik na akong natusok. Yan o, sitalahurida. Giant spiny assassin bug. Yung likod niya puro tusok, kaya yan, spiny assassin bug. Assassin kasi magaling silang mag-hunt ng mga prey. Hindi ko alam kung masakit mga gatong o manusok itong mga to eh. Siyempre masakit, siyempre diba, matulis yan eh. Ang hindi ko lang alam kung anong mangyayari kapag natusok ako nito. Ay. Mabahirap mo pa ako eh, no? Yan. Tingin sa ito, matakas na. So, apat na sila dyan. Isa na lang natitira. Nandun sa sulok. Yan. Okay. Pasok kita dito. Yun. Lima na sila dyan. Wala naman na natira eh, no? Puro na lang mga pinagbalatan ng or mga balat ng dubya. Sinipsip yung laman ng ating mga giant spiny assassin bugs. Focus na tayo kay Maya. Ang ating Cyclocosmia rikiti, Chinese hourglass trapdoor spider. Itong pinaka-background nito, i-alisin ko. Yan. Foam lang naman ito eh. Na dinisenan eh, pinturahan eh. So yan, gusto ko i-clear lahat, no? Magkabilang size, clear lahat. Ang kinakatakot ko lang eh, baka mabutasan ito ni Maya, no? Manipis lang ito na screen eh. So, baka, uy, may dugo dito. Pero okay lang yan, baka nasugatan lang nung hinugasan ko itong enclosure nito. Pero mababaw lang yan, malayo sa bituka. So baka mabutasan ni Maya itong manipis na screen na ito eh. So ang naisip ko eh, tatapalan ko ito ng takip ng tupperware na ito. Itatapal ko dito. So yun, kailangan kong gawa ng paraan, no? So yun, nailapot ko na itong kanyang plastic protector, kung naman tawag dito. Tapos ilagyan ko na rin ng ventilations. Ayun, dinikit ko gamit ang hot glue. Hindi ko na naipakita, pero yun, ginipit-gipit ko lang naman eh. Nasira itong kwan ng aking cellphone holder, kaya hindi ko na naipakita. Busted na. So ayun, try natin, ah. Yan. Goods na, escape proof na. Dumudugo pa rin yan. At check natin. Yan, no? Yun yung vents sa harap po. Kaya maganda pa rin yung airflow sa loob. Kaya goods na goods pa rin yan. Okay, so hukain muna natin siya. Sisiguraduhin ko muna ang buhay siya bago tayo mag-setup ng kanyang enclosure. Baka naman deads na siya. Check lang natin muna siya, no? Ito yung kanyang lungga, oh. Yan, nandyan siya. Sa loob kung nakikita nyo. Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi hindi ko rin nakikita eh. Sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit ko siya i-rehouse, kasi nung last na update niya, may nakita akong mga mites. Kaya ako siya i-rehouse. Tapos, na-rehouse ko siya dito sa enclosure na to nung April 2020 pa. So, malapit na rin siya mag 2 years, no? Mag 2 years sa April. Yan.
alisin ko muna yung mga part na part ng subsheet na hindi part ng lungga niya. Basta yun, gets na yun guys. Tabilan natin yan, no? Yan. Hey! Nakangilo. Yan, andyan siya. Itong substrate niya ay pure na coco peat, which is mali. Dapat may halo na parang lupa na sand. So nandito siya sa butas na ito. Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi nakasandal yung cellphone sa wall ng enclosure na ito. So gusto ko lang makakuha ng malinis itong kanyang pinakalungga. Itong part ng lungga niya parang wala namang mites. Oops! Lumalabas na siya. Nagulat pa ako. Ayan na siya. Oh. Lumalabas siya dito sa dulo ng kanyang lungga. Ito yung pinaka-stubborn na nagagamba. Nagagamba ko. Siguro naman eh, ito yung dulo ng kanyang puwetan. So, pwede kong gupitin dito. Paano kaya nagkupit ko yung legs niya, no? Kailangan kong malis lahat ng lupa eh, sa enclosure na ito eh, para malinis yung kanyang paglipat sa bago niyang enclosure. Wala siyang may samang mga mites. Napaka-stubborn niya. Ayaw lumabas. Yun. Ayan na siya. Lakayo, lakayo. Ayan na siya. Andyan na siya. Andyan na siya. Punta ka dun sa kanila. Ayan na siya guys. So, nakikita niyo ba? Hindi ko nakikita eh. So, ayan siya guys. Tatakpan ko muna siya ha. Ang magiging substrate niya ay mix ng tortoise bedding tsaka kokopit para mas mag-form yung kanyang lungga. Ito yung tortoise bedding. Yan, parang lupa na mabuhangin. Yan. Mukhang kulang to ha. So siguro ilalahat ko na itong kokopit. Yan. Tapos isa pa siguro yung scoop ng tortoise substrate. Basahin lang natin itong substrate para mas mag-form siya. Tsaka para saktong-sakto lang para sa kanya. Mix, 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 mix lang ulit. First layer as usual is sphagnum moss. Yung sphagnum moss natin ay basa. So, sakto lang yan para ma-maintain yung humidity sa loob. Tapos, pebbles ulit. Para mga drainage layer lang naman ito eh. Alam ko mag-hookay siya sa pinakailalim pero ang gagawin ko ay embankment style. So, hopefully makipag-cooperate siya. Hopefully, ang baro niya ay pag ganun, hindi pag ganun, no? Ito na, substrate na. Yan. Yan, compress lang natin. Para mas mag-form kapag nag-baro siya ng kanyang lungga. Yan, hindi ko alam kung magiging effective to, pero baro na siya. Siguro hindi ko siya gawa ng pre-made baro. So, parang ganyan, guys, ang gusto ko. Sana yung baro niya ay pa-slant, no? Hindi pa ganun, pero okay lang siguro pag ganun na, pero yan, okay na yan, no? Nakompress na yan ng mabuti. Kapag nagukay na siya, maganda yung pagkakaform ng baro niya. Hindi basta-basta masisira. Yan. Maglagay tayo ng parang aesthetic sa kanyang enclosure. Pang effects-effects lang. Kunwari, nasa gubat talaga. Tapos meron tayo ditong pack ng may hawagang dahon. Iba naisip ng iba dyan. Dahon yan. Hindi ko lang kung saan nakuha. Pero yan, meron akong dahon dito. Yan, parang gubat na. Kalat-kalat lang natin. Siguro guys, mas okay kapag may pre-made baro, no? Baka kasi dito siya mag-try mag-baro or dito, baka masira lang yung setup, no? Siguro dito sa pinakagitna na lang, no? Kaya natin ng parang pre-made baro dyan. Sana mahanap na ito, no? Yan. Kapag nag-wonder-wonder siya, sana mahanap na yan. So kung sakaling mag-baro na siya dito, hindi natin siya makikita kasi madilim na sa butas, no? Siyempre, hindi magiging kompleto ang kanyang exposure kapag hindi pa pakita yung kanyang Mayan patterns na yun, no? Parang kuno ancient stamp. Galing, no? Paano kaya na-develop yung patterns na yun sa kanyang abdomen, no? Paano kaya kung may ibig sabihin yan? Kunwari, parang may naka-seal dyan na kaluluwa, ganun, no? O kaya na masamang spirito, ganun. O kaya may secret dyan, no? Kunwari, may parang message ng mga aliens, siguro, ganyan, no? Baka may meaning yan. Basta yun na lang. Malit lang naman siya, eh. Kunwari, patay siya. Ang cute to. Hindi gumagalaw. Kunwari, patay. Uy, baka patay na nga siya. Uy, gumalaw ka. Hala. Gumalaw ka, uy. Ayan, gumagalaw siya. Nagpapatay. Patayin ka lang pala eh. Oh, tumatakbutak mo siya. Ang cute. Huwag na lumapit dyan kasi may mga kon eh. May mga kinakagat-agat niya yung kon, no? Umukagatin yan. Bakal yan. May mga kon na yan eh. May mga mites yan eh. So, dito ko lang ha. Sa munting pala na to. Magalaw-galaw siya. Mahulog ka, mahulog ka. Ilipat na natin siya sa kanyang bagong enclosure. Hindi siya nakagapang sa smooth surfaces. Kaya yung paggapang-gapang niya dito, parang konsya, parang mabagal. Ayan si Maya.
meron tayong design ng kanyang patterns, no? Merch ng kanyang design. Basta yon sa Skit Supremo Clothing. Check nyo lang kung gusto nyo i-check. Okay, lipatan natin siya dito sa kanyang bago enclosure. Papahulog ko na lang siya. Ayan. Oops. Napaka-stubborn niya. Nagpapatay-patayin siya eh. Kaya hindi siya masyadong gumagalaw. Sana meron tayong con, no? Camera na nakatutok lang dito. Tapos ma-video sa overnight kung paano siya gagawa ng lungga. Kung mahanap niya yung butas dito. Naisip po, smooth flying surface nito. Tapos medyo malaki, baka malunod siya. Well, hindi naman siguro, pero better safe than sorry. Kaya maliit na water dish na lang gamitin natin. Ito, sakto lang naman to. Iba, sakto lang sa kanya to. Hindi siya malulunod dito. Oops. Okay, calm down. Tubigan lang natin. Try ko nga maghulog ng super warm sa tabi niya kung pagtitripan niya. Ayan. Tignan natin kung kakainin niya to. Huwag ka lang magbaro super warm. Ayan. Asalin natin siya ng super warm. Kinagat niya. Ayan guys, so kinagat niya oh. Uy, grabe. Grabe yung mga fangs niya. Check natin muna. Parang patay agad yung super room. Hindi na nanlaban na. O pinakawalan niya rin. Check ko lang guys. Ha? Kasi ayaw kong, ayun, pinakawalan niya yung super worm. Kasi ayaw kong magbaro yung super worm eh. Ayun guys, yung super worm na hanap ko na. Huwag ka na, baka makatakas pa. Nagbabaro. So kinagat niya na yung super worm. Pero hindi niya tuluyang kinain. So ayahan ko lang siya. Siguro kagat lang yun dahil stressed out na siya. No? Pero sumatakas na siya dito. Ano, tapang niya eh. Oh. Ang agat. Sala ko to. Yan. Tinulak ko lang siya para hindi siya maipit. Tungka lang. Yan. Tungka. Para hindi ka maipit. Tapang-tapang mo eh. Takla natin to. Sasala ko muna to tapos balikan ko mamaya kung may development, kung mahanap niya yung lungga na yun, no? Stress out na siya eh. Kinabukasan na to. Kagabi iniwan ko na siya kasi pakiramdam ko eh stressed out na siya nung nasa sulok lang siya. So iniwan ko na siya, in-off ko na yung ilaw dito sa tea room para madilim, para hindi na siya lalong ma-stressed out. At yun, eto na siya. Nahanap niya na yung kanyang lungga. Ayun, no? Ay, mag-focus, sorry. Ayan, grabe. Ayun yung kanyang lungga. Nahanap niya yung pre-made barrow na ginawa natin, no? Itong butas dito, di ba tinusok kayo ng pa-slant? So, ayun. Nag-work yung plano natin. Check natin itong kanyang enclosure. Ayan, di ba? Ayos. So, yun ang plano ko. Kaya ko inalis yung background para kung sakaling tumagos yung barrow niya dito, eh, makita natin siya, no? Or hopefully, kumuha siya ng barrow pa-side. Pa-side siguro. Hopefully, ganun gawin niya, no? So, siguro kailangan takpan to ng black na papel para madilim pa rin dito para tumuloy-tuloy yung barrow niya pa-sideways, no? Hopefully ko na gagawin niya para mas madali siyang makita. Tsaka kaya ko siya nilipat dito kasi mas spacious para makapagdiri ako ng water dish para kung sakaling machamba ko siya nungabas uminom ng tubig. Pakita natin siya. Tapos yung kalang disadvantage nito, dahil nga spacious siya, yung feeder na ilalay ko dito eh, parang once in a while lang siyang dadaan sa kanyang trapdoor. So medyo matatagalan siyang i-hunt yung kanyang prey, no? Kasi hindi siya lumalabas eh, nakabang na siya sa trapdoor eh. Nakabang ng dadaan na prey na malapit at nalalapit sa trapdoor niya eh. Nalalapit. Calm down. Yun. Nag-aabang ng prey na lalapit sa kanyang trapdoor. Yun ang gawain niya. So, medyo spacious to. Pero okay lang yun, guys. As long as happy siya. Shoutout nga pala kay Lo Ace at Ubusan ng Lahi. Salamat, tol. At yun. Maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Sana kung nagustuhan nyo ito, eh, pakishare nyo. Malaking bagay yun sa akin at silipin nyo yung Skit Supremo Clothing. So, yun. Maraming salamat at gaya ng like kong sinasabi. Chill lang tayo sa Skitso Pelma TV.